What's up mga ka-J-Pox? Welcome back sa YouTube channel, no? Ngayong araw ang video natin mag-unboxing tayo dahil dumating na ang ating inordo sa Lazada, no? Ang motorcycle accessories, no? So ito siya, ito isang windshield, no? Universal windshield, no? At 4 to 5 days ko siya at siya inantay para dumating, no? So, tignan natin. At syempre, ito ay galing sa ang supplier na to, no? So, LCY Merchandise. Yun, dun ako model, no? Ang bilis niya at ang presyo niya ay nasa 720 lang, no? No shipping fee. Tignan natin sana parehas yung bracket niya kasi most likely yung bracket niya sa nagkakaproblema, eh, no? Dahil hindi magkaparehas o parehas kaliwa, parehas kanan. Pero titignan natin niya, no? Okay, balik tayo ngayon. So, buksan muna natin, guys, no? Ito nga pala yung supplier, no? Yung LCY Merchandise, no? At yung presyo niya ay 720 pesos lang, no? At through JNT, yung ginamit niyang, o yung ano niya, yung nag-deliver, no? So, tingnan natin ngayon kung okay yung loob, no? Siyempre sana, walang damage yung ating, ano, no? Ating windshield, no? Para naman satisfy tayo sa ating number, no? Tingin ko naman, wala kasi sobrang balot talaga niya, no? Talagang maingat na maingat yung, ano, yung supplier natin, no? At ito na! Ito yung pinaka shield, no? Yun, wala naman damage, no? Wala siyang damage. Okay, okay siya. Pero, siyempre, titignan natin yung bracket niya. Kung kumpleto, kasi madalas hindi. Ayan. Para dito sa dalawa at siyempre para dun sa ano dito rin kaabitan niya kaabit niya pa ganyan ayan, pa ganyan kaabit niya, no? Ayan. Tapos yung sa tunilyo dun sa side mirror, no? So, assembly muna natin, guys. Assembly muna natin. Okay, simulan natin yung ano dito sa pinaka windshield niya, no. Tapos meron tayong ito. Siya yung magiging nut ng ano natin, no, ng ating pinaka holder, no. Ayun. Kabit muna natin tong isa. Ayun, tapos yung kabila. Tama lang yung pit natin kasi baka mamaya pumutok yung pinaka nut natin. Wala tayong mabibilang nut na.
So, titignan na natin yung pinaka slider niya, no? Itong pinaka adjuster niya, ilagay natin sa loob kasi may pangit pag nandito sa labas. Yan, ayan, yan. Tama-tama dito sa side na to, no? Ilagay natin tong, ano niya, yung pag-adjust niya dito na lang sa may loob, no? Okay. Tsaka natin ipitan ng konti para mamaya pagkabit natin. Yun din sa kabila. So, ito na yung tura niya. Yan. Ito na yung tura niya. No? Ito na yung tura niya. Tara, kabit natin sa may ano, sa motor ko, sa manyo ko. Wala na natin baklasin. Secret. Mamaya, sabi ko sa'yo. Ha? Sabi ko sa'yo mamaya doon. Nag-ano kayo, nag-vlog ako. Piso, gagawin sa piso. Okay mga ka-Jepox, tara pag-usapan natin kung ano ba yung mga advantage na may dudulot sa atin ng ano no, ng merong windshield, no. Syempre, kasama din niya yung disadvantage, no. Unahin na natin yung ano, advantage niya, no. Ganito yan. Pag kami ang kasing windshield at umuulan during rainy day at tayo ay mahilig tumutok sa ating nasa unahan, madalas yung talansig ng tubig galing sa gulong ng nasa unahan natin sa atin napupunta, lalo na yung mga mahilig tumutok, no, yung mahilig sumunod dun sa mga kasabay natin na motor, no, sa mga puddles hindi naman ganong katalansigan, no, pero sa mga motor kasi madalas yan tumatalsik yung putik o yung tubig na galing sa kalsada at sa atin yan napupunta, no. Kung wala kang windshield o wala kang halang sa harapan, maaaring sa'yo pumunta lahat yun, pati pagka nakasagasa ng putik yan, sa'yo pupunta yan kasi mahilig kang tumutok. Not unless kung ikaw ay merong clearance, no, medyo malayo siguro, mga 3 meters ang layo mo dun sa sinusundan o sa sinusundan mo, no. Pero kung malapit masyado, sa'yo lahat pupunta yun. So hindi mo alam pagdating mo sa site na ikaw ay puro putik na, puro basa ng tubig dahil nga nasasalo mo lahat nang hindi mo alam. So pag meron siyang windshield, nakukuha ng windshield lahat yung nahaharangan niya yun. At pangalawa, pag malakas din ang ulan, doon din napupunta sa windshield lahat ng mga sasagasaan mong ulan kasi nga nahaharangan. So hindi ganun kabasa yung katawan mo o yung lower parts mo, no, maliban dun sa taas mo dahil hindi naabot yan ang windshield, eh. So, merong kang pagkakataon para hindi ganun kabasa, no, kasi experienceado ko na yun sa unang motor ko kasi meron din akong universal windshield na nilagay, no. So, dun pa lang, alam ko na kung gano'ng kalaki yung benefits niya to. So, kaya ngayong nagpalit ako ng motor, naghanap ulit ako ng universal windshield para mailagay ko
at makatulong din sa pagmotor ko. Okay, doon naman tayo sa disadvantage o kaya naman o itatawag natin downside, no? Pagdating sa downside nito, yung aerodynamics naman ang problema natin dito. No? Dahil pag tumatakbo tayo, yung hangin na sa salubong natin, syempre nagpupusito ng bagay natin. Pero, impact na sa atin dahil yung bilis natin ay nababawasan. Kung kumatakbo tayo ng 100, nagiging mga 95 lang, ganun lang, no? So, nagiging good cause pa sa atin. O, hindi siya ganun kaano yung impact niya dahil nga nababawasan yung bilis natin, no? At nakakatulong din sa atin kung hindi tayo masyadong makapag, ano, no? Makapagpatakbo ng mabagal, usa na siyang mabagal dahil nga tatamaan yung hangin. Yung ano natin, yung dadaan, yung speed natin, nababawasan. Hindi siya disadvantage, kundi nakakatulong din. Anyway, nasa nyo pa rin naman yan, no? Kung magkalagayin ng ganyang klase ng accessories. Sa akin lang, sinabi ko lang kung yung magandang benepisyo at downside nito. Alam naman natin na hindi tayo maglalagay ng mga kumpul sa motor natin kung hindi ito magiging o makakatulong sa atin, no? Susunod na video ko, lahat ng mga inilagay ko dito sa motor ko na accessories, ipapaliwanag ko sa inyo para naman makatulong sa inyo o magbigay ng informasyon na pwede pa lang ilagay yon para makatulong, hindi para maging sagabal, hindi para makasama, hindi lang din para pampaganda, no? Kundi lahat na inyayari natin doon, meron dahilan, may mga tulong ito para sa atin, no? Yun lang, antayin niyo yung susunod na vlog ko o susunod na gagawin ko video na ilalabas pa sa mga ito, no? For the meantime, ito muna yung ano, yung shield na muna, no? Tsaka kung na ipapunta sa inyo yung mga ilalagay ko bagay ko itong mga accessories. Yun lang. Ito yung maganda sa universal. Bukod sa may kasama na siyang extension sa thread, meron pa siyang kasama na bracket. Ayan o, para kung hindi kakasya o hindi pa pwede yung side mirror mo sa kakakapitan. Ayan, nakita niyo naman, di ba? Maganda. Oh, kita niyo naman yung ano, no? Yung pinagbago, no? Medyo gumanda siya. Although maganda naman yung kulit, pero gumanda siya. O, tingnan. Diba? Hanip. Ha? Sige, maglaway ka. Sige lang. O, ito pa. O. Pabawas ko pa. O, maglaway ka pa uli. Okay. Tara, testing natin kung ano yung ano. Kung may pagbabago sa takbo niya, no? Ayan natin kung ano yung magbabago sa takbo niya since meron na siyang ganyan, no?
Papa. Tawag mo papa. Kabit ko na. Ha? Ha? Ayos ba? Hindi makakadang sinit. Sino? Hindi makakalabas. Mental lang to.